Ang mainit nga po nating update ngayong araw ay pumapatungkol po dito sa pagkatalo po ng generic buliga sa TVG, hindi lang isang beses kundi apat na beses. And good news po ito para po sa atin lahat. Kaya ngayon pa lamang kukongratulate natin ang TVG, and another congratulations in advance para po sa mga laban, para po sa mga success pa na darating po sa mga susunod na araw. And syempre hanga din po natin na sana maging successful ang kanila pong anniversary, ang pagdiriwang, dahil medyo tahimik ang TVG, no clues ano ang kanilang gagawin sa darating na anniversary. Samantalang itong kabila, eh talagang ayaw paawat to, and mukhang ingrande pa ang kanilang gagawin. So good luck na lang kung makakabawi sila sa kanilang gagastusin, dahil ang mga tao, ang mga netizen ay nakapangako na, no, na ang kanilang susuportahan pagdating po ng anniversary na yan ay ang Legit Dabber Gods. Ano naman po ang sabihin ng mga Facebook pages na pro-tape INC, pro-fake it baliga, na kung saan ay walang ibang may karapatan na mag-celebrate kundi ang tape lang at hindi ang TVG, dahil mula nang iniwan di umano, mula nang umalis di umano ang TVG ay hindi na sila parte ng Itbulaga pa, dahil sila ang nang iwan sa Itbulaga. Eh we all know naman eh, hindi na natin kailangan pang makipagtalo sa mga ito, kasi ang mga yan eh perfectionist. So hindi po yan magpapatalo sa atin. So as long as alam naman po natin na hindi ang hindi iniwan ng TVG ang Itbulaga, kundi ang iniwan lang nila yung tape, bit nila ang Itbulaga, kaya nga ito eh narito. At meron pong laban ang dalawa, kung saan ay hahantong pa sa korte ang usapin, dahil hindi nga iniwan ng TVG. Kung iniwan po nila ang Itbulaga, hindi na ipaglalaban niya ng TVG. Pero since pinaglalaban niya ng TVG po, hahantong pa ng korte, ibig sabihin lang nun sinama nila ang Itbulaga sa kanilang pag-alis. Kaya sa mga nagsasabi na walang karapatan po ang TVG, eh parang sila po ang mas mali. Dahil unang-una na una po ang TVG, sila ang since day one naroon. Then nung umalis po sila, pinaglalaban nila. And ang tunay po na nagmamahal sa Itbulaga ay walang iba kundi ang TVG. Mula noon na hindi sila nakakasahod hanggang sa another hindi na naman na sumasahod nitong nakaraang taon, eh yun po ay pagmamahal sa show na ipinadama ng TVG para po sa history, para sa Pilipino, para po sa ating lahat na Legit Adabrical supporters. Eh, ang TPINC naman, ang care lamang po nila ay yung business eh. Ang perang pumapasok, ang profit, pero yung history, yung pinagmulan, yung main ingredients po ng Itbulaga, po kayang-kaya nilang itapon for the sake of their business. Hindi for the sake of Itbulaga itself, the main ingredients to save this legend or those legend awesome na segments. Samantala, dumako naman tayo at pag-usapan po dito sa panggagaya po kay Maine Mendoza, na kung saan hindi lamang po yung character talaga, hindi lang talaga hinahango kaya Mengay or kaya Yadab eh. Dahil ultimo yung kasuotan ni Maine Mendoza, ginagaya talaga. So, konti na lang, eh maggawa na po sila ng maskara para Maine Mendoza na Maine Mendoza. Kasi kita nyo naman sa inyong screen, no, yung pinapakita po natin, yung suot dito ni Mengay at yung suot ng kanilang malaya Yadab din sa kanilang segment na yan, eh parehas. So, hindi lang po basta ginagaya or kamukha lang, kundi talagang yun na yun ang kanilang ginagawa. Mapa-character, mapakasuotan, eh ginagaya po nila. And yung lipstick, no? So, kadalasan kasi si Mengay, ganyan po yung lipstick niya nung panahon po nung Aldab Days.
Ewan ko po ba, pero parang ito talaga yung ang gusto nila. Sinasadya talaga nila na gayahin talaga instead of gumawa na lamang po sila ng sarili nilang segment. And kung talagang kiniklaim po nila ang sarili nila as Itbulaga, bakit hindi sila mag-create ng sarili nilang segment, magpasikat ng panibagong segment? Kasi dyan naman kilala ang Itbulaga Doon kilala sikat ng Itbulaga na marunong gumawa ng sariling segment, na matalino mag-isip ng mga segments, pero aniyari? Parang binababa naman po nila ang quality ng Itbulaga niyan. Samantala, sabi naman dito ng isang netizen, hinggil po sa ipinopost ng mga Facebook pages na walang karapatan ang TVJ dahil nga sa sila ang nang iwan, ito ang linaw-linaw daw po ng sinabi ni bossing Vic Soto noong May 31 na aalis sila sa tape at hindi sa Itbulaga. So sa tape, aalis sa tape at hindi sa Itbulaga. Kahit man daw saan sila mapunta, tuloy daw ang isang libot, isang tuwa. Napakalinaw nga po niyan. Yan po ang tumatak po talaga sa isipan natin. Yung binitawan ng tatlo na salita noong May 31 na talagang saan man sila mapadpad, itutuloy at itutuloy ang isang libot, isang tuwa. Ibig sabihin, sa pag-alis nila, bit-bit nila ang Itbulaga at hindi nila ito iniwan. Kundi tape ay yan silang ang kanilang iniwan. Samantala, dumako naman po tayo at pag-usapan ang patungkol po dito sa hindi lang isa, kundi apat na beses pong sunod-sunod na tinalo po ng TVJ ang Taypay NC. So good news po ito para sa atin. Napakaganda nga naman kasi at napakagaling naman po kasi walang duda ang TVJ. So makikita po natin yan from their improvement, then yung mga segments na kanilang iniisip. Ewan ko na lang talaga, no, kapag kanilabas pa ng TVJ ang mga segments po na nakahilira na kanila pong gagawin, baka lalo pong hindi makaahon ang Itbulaga nito. Kasi mula po nung mag number 1 ang Itbulaga nung July 19, 2023, isang beses lang po yun, ano, and tatlong araw ata silang nag-celebrate ng isang beses nilang pagkapanalo. E kinabukasan naman po, nilampaso din sila agad-agad ng TVJ. And mula nga nun, mula nung July 19 na yon, yung incident po na yun, na nakachamba po itong generic Buliga, tila mas lalo lamang pong masakit para sa kanila ang nangyari. Dapat hindi na lang po nila winish at ginusto na mag number 1 kasi parang mas lalo pong masakit yung pagkakalagapak nila na isang beses lang sila pinatikim ng tagumpay, then nasampal na naman po sila agad-agad ng katotohanan na ano man po ang gawin nila, TVJ pa rin ang number 1, ang hari ng tanghalian, at never nila itong matatalo. Dahil pagka number 1 nila, hindi lang po isang beses sila hinila pababa ng TVJ, kundi apat na beses. Yes, kasi mula ng July 20 kinabukasan, sila po ay hinila at tinadyakan ng sinipa po sa isang Gedli at muli pong kinuha ang trono. So nag number 1 uli ang TVJ with 4.2%, samantalang sila po ay 3.5% lang. Then, na-maintain po ito ng TVG noong July 21, which is 4.2. Tumaas man po ng konti or 0.2 ang Itbulaga, wala pa rin dahil nananatili na hindi po nila maabot ang TVG. Sila ay 3.7 lang. So kung umaasa pa rin po ang generic Buliga na mauungusan po muli nila ang TVJ, na ko nagkakamali po sila dahil mas lalo lang po silang dinurog at sinampal ng katotohanan ng TVJ noong July 22. Dahil tumaas pa po lalo ang ratings ng TVJ, nakakuha po sila ng 4.9%, samantalang ang generic eto at talagang nilampaso na pababa. Dahil pati po ang It's Showtime ay naungusan na rin po siya. So parang mas lalo pong masaklap ito para sa kanila. Kasi nag number 1 sila tapos biglang boom, bagsak po sila sa laylayan. Talagang
hindi po makakapit ng maayos at hindi po nakabite ng maayos dahil laglag po talaga sa pang-third. So, kumbaga, mas masakit iyon kasi kung hindi sila nag-number one, iisipin lang ng mga tao, normal, pabalik-balik lang siya sa 2 and 3. Then, nung nag-number one sila, sabay lagapak sa number 3. Ay siyang kahihiyan po talaga para sa kanila. Then, nito nga po July 24, for the fourth time, mula nang sila ay mag-number one sa ika-apat na beses na pagkakataon, ay tinalo muli sila ng original, ng legit na Itbulaga. Walang iba kundi ang TVG. So, number one po ulit ang EAT with 4.6%. So, lunes na lunes, napakataas po nito para sa ratings ng Lunes. Bakit? Kasi, alam naman po natin pag Lunes, ang dami pong pumapasok, ang dami hindi makapanood ng kanilang television. Kaya, masasabi natin na weekdays to ay napakataas po ng nakuha ng ratings ng TVG. Samantalang itong generic, naku, wala po. Talagang lumagapak po talaga sila from number 1, number 2, then number 3. So, yun lang po ang update natin ngayong araw. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.